Magandang gabi, Oriental Mindoro, 15 sa buwan ng Mayo, taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo na ating mga balita, konstruksyon ng Abaton-Maidlang Bridge tuloy-tuloy, pagawain matatapos na sa loob ng 3 buwan ayon sa DPWH. Kotse at jeep na sangkot sa aksidente sa bayan ng San Teodoro. At mga kasapi ng Tamaraw Fire Volunteer Brigade, sumailalim sa pagsasanay. At sa detalye ng ating mga balita, dahil sa hindi maiwasan ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa National Highway sa bahagi ng Land Transportation Office sa lungsod, lalo na kung deadline ng registration ng mga sasakyan, gumawa ng paraan ang pamuno ng LTO Calapan, katuwang ang City PMP, upang malimitahan ang pagkakaroon ng traffic sa bahaging ito. Ayon kay District Officer Merwin Kitain, naglagay sila ng no parking sign sa highway dahil ang unang-unang nagiging sanhi ng trapiko ay ang pagparada ng mga sasakyan sa National Highway habang may transaksyon sa tanggapan ng LTO ang driver nito. Winawarningan ng driver ng mga sasakyang nahuhuling lumabag at kung hindi pa rin ito sumunod, tinitikitan na sila bilang leksyon. Aminado si Chief Merwin na maliit ang kanilang compound upang i-accommodate ang lahat ng sasakyan na nagtutungo dito, lalo na kung malalaking mga sasakyan ang inirerehistro. Kaya naman payo niya sa mga may-ari na mag-advance renewal o mag-renew ng rehistro isang buwan bago ang scheduled month of renewal. Halimbawa, ang plaka ng sasakyan na nagtatapos sa number 6 na nangangahulog ang buwan ng Hunyo ay dapat na itong i-renew. Maaarian niya mag-renew ng rehistro nito ng mas maaga, particular sa buwan ng Mayo. Samantala, kaugnay naman ang nilalapit na pasukan ayon kay Chief Merwin, magkakaroon sila ng offline balik eskwela. Sa ibang balita, dakong alas 2 ng hapon, 13 ng buwan kasalukuyan, isang aksidente ang naganap sa barangay Kalangatan, bayan ng San Teodoro. Inakinasangkutan ng isang itim na Toyota Corolla na may plakang TPG681. Minamaneho ni Jonathan Platino Tiangco, residente ng lungsod ng Calapan, at ng isang pampasaherong jeep na may plakang DWN618. Pagmamayari ng isang Robustiano Quinto at minamaneho ni Martin de Chavez Binay, residente ng bayan ng Puerto Galera. Sa investigasyon ng otoridad, binabagtas ang 2 sasakyan ng magkaibang direksyon kung saan ang jeep ay papahon habang ang kotse naman ay pababa at parehong nagpreno ang 2 drivers nang makita nila ang isa't isa. Ganun pa man, dahil sa kurbadang daan, bahagyang lumiko sa kabilang direksyon ang kotse at nabangga ang jeep. Naging sanhi naman ito upang mawala ng kontrol ang driver ng jeep at natapakan ng silinyador sa halip na ang preno, dahilan ng pambumangga ang nasabing sasakyan sa poste ng kuryente. Dahil sa pangyayari, nagtamo ng pinsala ang driver ng jeep na kaagad na dinala sa paggamutan, kasama ang 6 na iba pa, kabilang na ang isang 6 na taong gulang na bata. Nakalabas din naman ng ospital ang iba sa kanila maliban sa jeep ni driver at sa isang pasahero na tumama sa puno. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Ako po si Julian Santos Agoncillo. Let's walk for a scholar sa Angkop Global Walk. Walk with us. Walk for a scholar. I will walk for a scholar. Please walk with me. I will walk for a scholar. Walk with me.
Let's walk for a scholar. Walk with us. Let's walk for a scholar. Walk with us. Let's walk for scholars. I will walk for a scholar. Walk with me. Kumabit. Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Iniwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCT. Matapos ang dalawang araw ng pagsasana, ihinggil sa iba't ibang pamamaraan ng pag-upula at pag-iwas sa sunog, rescue operations at iba pa. Opisyal na nagtapos sa mandatory fire brigade training ng mga kasapi ng Tamaraw Fire Volunteer Brigade hapon ay 14 ng buwang kasalukuyan sa pangasiwa ng City BFP na pinangungunahan ni OIC City Fire Marshal Inspector Fernan Hambalos at Provincial BFP na pinamumunuan naman ni Provincial Fire Marshal Inspector Ronaldo Copiado. Bago nito, aktual na ipinamalas sa mga partisipante ang kanilang mga natutunan. Buhat sa dalawang araw ng pagsasanay kung saan isang tila makatotohan ng senaryo ang naganap. Mabilis silang kumilos at ipinakita ang mga tamang pamamaraan ng pag-rescue at pag-apula ng apoy. Dahil sa masailang kondisyon ng mga gumanap na biktima, maingat na nilapatan ng first aid ang mga ito at isinakay sa ambulansya upang dalhin sa paggamutan. Samantala, ayon kay Tamaraw Fire Volunteer Brigade Team Leader William To, malaking tulong sa pagkakaroon nila ng dagdag na kaalaman bilang fire volunteers ang nasabing pagsasanay. Ngayon, tinuruan kami na nag-update ang Bureau of Fire Protection sa Tamaraw Fire Volunteer ng basic firefighting, basic first aid. Ngayon, mas naging ituloy kami. Mas marami kami ngayon madagdag na kaalaman sa pag-rescue. So, ang Tamaraw Fire Volunteer ngayon mas confident sila at mas skilled para tugunan ng mga ganitong Tayo naman ito sa mga mamamayan o kumakasaksi ng mga totoong pangyayari. Gaya ng aksidente ay agad ipagbigay alam sa kinauukulan upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon ng biktima. Para naman po sa mga bystander na nakakita ng mga totoong simulation, gusto kong ipalam sa inyo na ito po ang mga pamamaraan para po mas lalo yung ma-enhance ang mga rescuer. Gaya po ng Tamaraw Fire Volunteer, ng PSD, ng BFP sa mga ganitong pangyayari. Diyan mo po sa mga taong kapaligid ko, kung sakaling meron kayong ma-actual o meron po kayong makita ganitong pangyayari, di nila accident o sunog man, sana po ay paalam niyo agad sa otoridad. Huwag niyo pong gagalawin ang mga biktima para po hindi madagdagan ang mga injury o mga di inaasahang pangyayari. So, una po lagi, tumawag po muna tayo ng tulong bago po ang lahat. Samantala, kabilang sa nagtapos mula sa naturang pagsasanay, sina Tamaraw Volunteer Fire Brigade Director Jimmy To at Team Leader William To kasama ang iba pa nilang kapwa miyembro. Sa kabila naman nito, panawagan pa rin nila at ng BFP sa mga mamamayan ang iba yung pag-iingat laban sa sunog, kung saan payo naman ito na palagi ang i-check ang mga saksakan ng electrical appliances
gasera, gasol at iba pa na ginagamitan ng elektrisidad at apoy upang makaiwas sa sunog.